Yes, Armand, napatawag ka. Doña Consuelo. Hindi ko matatanggap ito. Napakalaking insulto nito para sa akin. Nawala lang ako saglit, meron na palang ganito. I have been of loyal service to your company all my life. Kahit ang dami nang nangyari, hindi ako umalis. Lahat ng iniutos siya sa akin, including protecting Cristine, ginawa ko. For all that I have done for you and your company, I don't think this is the reward that I deserve. Don't worry, Armand. I'll make sure this gets fixed. All right, Doña Consuelo. Nasisiraan ka na ba ng bait, Joseph? Tatingin mo ba? Nanakawan tayo ni Armand after all these years of service and loyalty to the family and the company? Ama, verify ko lang naman po kung totoo yung mga nadiskubre ko. Oo nga, tapos nalaman mo na hindi pala totoo. Pinagbintangan mo si Armand over some piece of paper that you found lying somewhere? Joseph, hindi ba't hindi kita binigyan ng go signal na mag-imbestiga kay Armand? Auntie, hindi naman niya kailangan magalit kung wala siyang tinatagong mga... Shut up! May karapatan si Armand na mag-isip ng ganon at sumama ang loob dahil sa isip niya, walang tiwala sa kanya ang pamilya. My God! Si Armand! Si Armand nakatabi ko nang mamatay ang lolo mo? Tumingin ka nga sa akin. Bastardo ka nga ni Edison. Walang silbi ang utak. Wala sa hulog ang diskarte. Iisa lamang ang responsibilidad mo sa pamilyang ito. Ano yun? Tinatanong kita, sumagot ka! Ano ang kaisa-isang responsibilidad mo sa pamilyang ito? Protektahan si Anton. Tama! At hindi magdala ng problema sa pamilyang ito katulad ng ginawa ng nanay mo. Hindi mo na nga magawa ang kaisa-isang responsibilidad mo na protektahan si Anton. Bibigyan mo pa ako ng sakit ng ulo? Walang silbi! I'm so, so sorry, Ama. Okay na, Ma. It was a mistake. Kakausapin ko bukas si Armand to personally apologize. No, 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 Cristine. You are not going to apologize to Armand. Partly na insulto yung matanda dahil nasa poder mo si Joseph. Ako na lang ang sisihin, Ma. Dahil ako naman ang hindi nakapigil kay Joseph. Kesa naman pinagsasalitaan nyo ng ganyan ang apo ninyo. Cristine, hindi titino ang presumido mong pamangkin habang pinagtatanggol mo siya. At huwag ka nang magpamartir-martir ng taking the blame. You are partly to be blamed for all of this. Para bang gusto mong patunayan na tama ang papa mo na hindi ipaubaya sa'yo ang kumpanya. Cheers! Val, nagwala yung matandang Armand nung nalaman niya pinaimbestigahan na pala siya. Nasira yung trip sa Boracay. Nakita mo naman, ang galing-galing ko talaga, di ba? Ako yung pinakamagaling kahit sa sino pa dyan sa pamilyang yan. Of course, and I love it. Inuwi mo yun, nahulog sila Cristine sa trap mo. Well, it's a stupid trap, actually. It's a fake discovery. Ano nga ba yung tawag dun ng mga kabataan? The term is, sana all. Kaya, Philip, this is what you should say. Valerie, ang galing-galing mo, sana all. Come on, say it. I'm waiting. Valerie, ang galing-galing mo, sana all. Nino mo na? Sana ikaw rin, ano? Oh, ngayon na nalaman na natin kung sino ang spy sa office. So, what's the plan? Well, get rid of her. Meaning? Ano ka ba, Philip?
Hindi ka nakakaintindi ng English? Sa private school ka pa naman nag-aral? Get rid of her. Dispatchahin? Dispatchahin?